Hi guys, welcome back to my channel. Ang ating content ngayon guys ay puro kain. So ito ba yung tinatawag na diet? Yes, diet. Kahit nagda-diet tayo guys, huwag pa rin nating walain sa diet natin ang carbo, no? Kahit pa konti-konti lang, no? So yan ang advice sa akin. Pag nagda-diet daw tayo, huwag daw nating walain ang carbo. So this time guys, papakita ko lang sa inyo. Meron tayo dito ngayong sushi. Sushi ang ating kakainin. So, nag-drop by ako doon sa grocery. Tapos, kasi ang sadya ko lang talaga ay bibili lang talaga ako ng long run. Nakita ko na nag-sell, nag-offer yung aking favorite. So, I decided na lang to buy para naman meron akong pang-dinner. O, diba? At syempre, hindi lang yan dahil siguradong konti lang kasi ito guys eh. So, ilang piraso lang ito, no? So, meron siyang crab meat, meron siyang prawn, meron siyang fish, at saka ang higit sa lahat, itong salmon. Salmon ang aking favorite, no? Kayang-kaya ko magpapak ng salmon, okay? At dinagdagan ko na rin ito. Ayan, dinagdagan ko na rin ito. Ayan, so meron tayong light sauce. Kasi sa salmon, hindi nawawala ang light sauce na may kasamang wasabi. Okay, so yun talagang magmatch nito. Light sauce with wasabi. At syempre, hindi nawawala ang ating panghimagas ang favorite ni Tita Belle na longan. Okay, so this time, hindi po siya offer guys kasi medyo mahal ang longan ngayon. So, yan ang ating dinner tonight. So, sushi, you know? Sushi ang favorite ni Tita Belle. Stuck in. So, okay lang ito siya guys kasi dapat magdi-dinner talaga ako before 8. Before 8, kahit mga anilang light food lang. Tapos, at ito nga, dahil sinalihan po natin ng yoga at sinalihan din natin ng nag-gym tayo, ang nag-loss sa akin ngayon is puro pa siya tubig. Ano? So, ibig sabihin ay matubig tayo, charot. Marami tayong tubig sa katawan. So, yun muna ang nilolos ni Tita Belle, pero ramdam na ramdam ko yung dito ko medyo siya lumiit ng konti, charot. Lumiit lang pala konti. Tumawad pa, no? Konti lang siya, guys. Oh. Pero tapos, yung mga pants ko rin, medyo nag-loosen a bit. But anyway, tulad ng sinabi ko sa'yo, yung goal ko is not to become skinny or pumayat. Ang goal ko is to become fit. Healthy lang. No, i-balance lang natin guys kasi tulad na ngayon na nagkakaedad si Tita Belle. So yun ang importante. Kainin natin lahat ang gusto nating kainin pero huwag naman too much. Kasi pag sumobra naman yan ay talaga nakakasama. No? So kain na tayo, maraming daldal. Pag-alu-aluin na natin yung wasabi. No? Wasabi. Yan. Sobrang ano? Ang pasok sa ilong. Ano siya guys? Kain na tayo guys! Ayun o. Ito yun siyang ano, yung itlog ng isda. Pag kinain mo, madungog yun mo nagtingin, naguktok ba? Kasi naguktok. Okay lang. Congratulations pala. Nabubulo na si Tita Belle. Congratulations pala sa lahat po ng mga nanalo sa ating Grand Raffle Draw. Happy ako guys kasi kahit pa paano marami naman tayong napasaya. So, yung nakakuha talaga ng 5K, I am very sure na masaya siya. Kasi meron akong narinig na kwento doon eh, sa nanalo. Bago lang siya nagpa-entry, pero talagang para sa kanya.
Meron kasi akong narinig, siguro talagang para sa kanya yun. May kwento kasi yan siya, guys. Ang narinig ko na kwento ganito, parang nabudol yata sila. Merong pumunta yata sa bahay nila na parang something may ino-offer, something like that. Nagugulat na lang daw sila. Bakit? Bigla na lang sila nagbayad ng tag 1515. Siya at siya yung anak niya. So, dalawa silang nabudol tag 1515. O, diba? So, ang bilis lang ng panahon na nangyari yon. Ngayon, para ang nangyari, syempre, binalik sa kanila ng Panginoon, no? Kasi nga, alam mo, sa totoo lang, minsan pag nabudol tayo, hindi talaga natin yan alam. Nabigla na lang tayo magbitiw ng pera, and then later on, saka na natin ma-realize, ala, bakit ganito ang bilis ng panahon? Napakabilis nun na parang, bakit ako nakapagbitiw agad ng pera? So, parang ganun na nangyari sa kanila. Siguro iniisip ng Panginoon, kailangan ibalik sa kanila dahil needed talaga nila yon. So, yun, yung pera na yun daw na nabudol sa kanila, dapat pangbayad nila ng kuryente. Eh, yun na nga. So, ibinalik. Pinagkaloob talaga ng Panginoon sa kanila yung pera na yun para sa kanila. So, nakabayad sila ng kuryente. Diba? So, ibig sabihin, napakalaki nang naitulong natin. Kasi unang-una, hindi naman talaga natin kilala yung tao na yan. Thanks to her, kahit papano, nag-support siya. I mean, bago lang siya sa Team Rebellion at pinagkaloob sa kanya, guys. Napakalaking bagay na yun, na blessings. So this time, syempre, nakikita siguro nila na talagang legit si Team Rebellion. Ni kahit minsan hindi man tayo naluloko, no? Legit na legit talaga tayo. Tsaka nakikita nyo naman, the minute na matapos ang ating live, ayun, i-distribute na agad ni Admin Ellen yung mga napapanalunan. O, di ba? So, yun ang importante. At ito, guys, is a crab meat na meron din siyang itlog ng isda. At ayun, meron siyang mayonnaise. Pag kinain mo to, super nanom talaga, guys. So, nahabol ko yung before mag-itoklak. Pagkatapos mag-itoklak, hindi na ako takain. Mag-stop na ako. Okay? At ito, Salmon! Ang favorite ni Tita Bell. Sarap! Alam ba yung salmon na ano? Ay, nahulog. Pag kinain natin, ang alat. Ayan. Parang nag-melt lang sa ano. Kanina, meron kasi ako nakita isang roll na puro lang siya salmon at saka yung puro siya itlog ng isda. Ginaisip ko. Gusto ko yung ano. Yung ganito kasi, guys, is mix siya. At least hindi makasawa, di ba? Sarap. Basta nagawa ako dyan sa NTUC. Pag mga ano na kasi, guys, mga 6 plus na, isi-sell na nila yan, i-offer na nila. Dating ano to dating $12, tapos nag-offer na nagiging $7.90 na lang. So, why not, diba? Kasi paubos na ba? Yun. Harap, guys. Ito hindi ko alam kung ano. Medyo maanghang. Matamis-tamis. Ito lang. Ito naman, parang ano siya. Parang squid. Ayun na, parang siya squid. Ito naman yung crab meat. Ang masarap kasi dito sa Japanese rice. Malalaki yung ano niya. Pumasok yung ano, yung wasabi sa ilong ko. Yung malakit-lakit ang kanyang bigas, yan ang gusto ko. Para siyang Thai rice, ganun din. Di ba yung sa Thai, ganun din ang kanilang bigas.
Nasa Thailand ako. Nag-work ako sa Bangkok. Kasi ano eh, in-house kami sa hotel. Sa hotel na rin kami nag-stay. Pagkain talaga nga, super. Alam mo yung kanin nila, kahit kanin nila, nag-order lang ako siya ng seafood tom yum. Pak na pak na yan, guys. Sarap talaga. Ito, hindi ko siya nakain. Yung tamago, something. Yung itlog sa taas. Ano ko lang. Kaya matamis-tamis. Ito naman siya, guys. Ayan. Nakabalot kasi ito sa ano, guys. Nakabalot siya sa seaweed. Kailangan natin tanggalin yan. Ayan. Tanggalin na natin. Ayan. No? Tanggalin mo na natin ang kanin. Ayan na. Ito na yung seaweed. Ibinalot na natin. Ibinalot na natin yung seaweed. Ayan. Sarap. Isaw-saw lang natin dito, guys, ha? After natin kumain, guys, meron tayong panghimagas. Okay, ito yung favorite ko talaga, guys. Oh, may kamahalan siya this time dahil ano siya eh. Parang $5.90. Dati alam nyo, guys, before pandemic is ano lang ito eh. About 3 something lang. Ayan. Ayan. Matamis siya, guys. Matamis. Hindi ko ito ubusin na, kasi ang dami-dami ito, guys. Nabigat sa dyan. Patulog na ako. Okay? That's all for today. Thank you so much, guys. No, nakapag-vlog na naman si Tita Bell. Kasi wala tayong time mag-aliwaliw, magpasyal. So, natalis kong talagang sadyain ko. Baka sa off day ko, yung ganun. Pero this time kasi, guys, yung off day ko, yung mga importante din akong inaasikaso. Tulad yung sa mga pabox natin. No? So, kailangan na natin yung punuin para mapadala na natin. No? So, I'm hoping na mapuniw ko siya talaga this month, guys, para mapadala. No? Thank you so much. And please do not forget to like and comment to my YouTube channel and subscribe, please. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. This is Tita Bell. Bye for now.